Okay, mga master, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon, dito lang po muna tayo sa bahay. Wala pa po tayong mga fishing adventure. Siguro by next week po tayo magkakaroon. And then, sa ngayon, ang gagawin po natin ay magte-test po tayo, mag-experiment po tayo patungkol po sa mga fishing net na ginagamit po natin. So, pipili po tayo sa tatlo na palagi po natin ginagamit ay yung SC net, lagi natin ginagamit yan. Pangalawa, yung FG net, syempre hindi mawawala. At yung pangatlo po ay yung Mahin net. So, yun nga, pipili natin doon kung saan po yung pinakamatibay, pinakamadaling gawin. Ayan. At yung pangatlo, yung sa dugtungan niya ay smooth pag tumaraan po doon sa guide ring ng ating mga fishing rod. So, gamit po natin syempre ay fluorocarbon, ayan, na 20 lb. So, 20 lb po yung gagamitin natin na fluorocarbon na idudugtong po natin sa ating braided line or main line na 15 lb naman po. So, isusubok natin muna, magpipishing net muna tayo ng tatlo na yon, yung FG net, SC net, tsaka yung Mahin net. And then, isusubok po natin sa mga mabibigat na bagay. Tulad na lang po ng container na mayroong lamang tubig. So, yung container na yon, nagsimula sa empty po siya na bottle. At unti-unti po natin lalagyan ng tubig na ngayon ay nakatali po doon yung ginawa nating fishing net na nakakonect po sa digital na weighing scale o timbangan. So, susubok natin doon kung hanggang saan yung bigat, kasi dead weight nga po yung gagawin po natin. Alin po yung pinakamatibay at kung hanggang saan po maaabot niya yung tibay niya. Kung anong bigat na kayang-kaya niya. So, yun mga master. Update na lang tayo mamaya. So, unang-unang gagawin po natin na fishing net, mga master, ay yung SC net. So, syempre, main line. So, yan. And then, fluorocarbon or leader line.
So yun mga master, nandito na po tayo sa experimental and testing po natin kung ano po yung unang-unang o kung ano po yung matibay or bibigay, unang bibigay sa mga fishing net natin na ginawa. So una nating ginawa ay yung SC net. Ayan po, naka-setup na po yan siya. So ito po yung timbangan. So may naka ano na rin po tayo na isang camera, yung timbangan, ayan, naka-setup na, digital na weighing scale. And then ito po yung galon, 6 liters po yan. Pag pupunoy natin ng tubig, ang bigat po niya nasa 6 kilos. So pag may tubig na po yan. So ito po yung ano, yung ginawa po natin, yung palatandaan na SC net. Ito yung tali na or fishing net na SC net. Yan. So lalagyan na po natin ng tubig. So yan ang tubig, yung hose, and then dito yung gripo. So dito po ako sa likod ng bahay. Ayan. So naka-set up na. So yan mga master, lalagyan na natin ng tubig. So unti-unti natin pupunuin po yan ng tubig, no? Mga master. So yan, naka-open na yung tubig. Dalawang kilo mga master. Ayan. Bibigay ba? Ayan na, malapit na. Ayan na. 4 na kilo. Lima. Okay mga master, ang bumigay po itong main line na po yung bumigay. So hindi po bumigay yung tali. Hindi po bumigay yung tali, yung pagkatali hindi po bumigay. So yung main line po talaga yung bumigay. So 15 lb, so sakto lang din sa 6 na kilo. So wala pa nga 6 na kilo yung bumigay na siya. So yan mga master, ang bumigay po yung mismong sa main line, hindi po yung sa dugtungan. So next po natin FG net na. So next po natin mga master ay yan, FG nut. So FG nut na po yung yan, isasabak natin sa experimental load testing natin. So check natin yung timbangan. Okay, naka ano na. Check natin kung yan, okay na. Gumagana. And then setup na natin yung master. So yan. Then open natin yung tubig. Ating tubig sa 6 liters po na bottle. So yung tali, ayan, mapapansin po natin, unat na siya.
So ang 6 liters na ito, palot po ito ng 6 kilos. So pares lang din po na braided line na ginamit natin. Isang braided line at isang main line lang po yung ginamit natin. Master, ang nangyari po sa FG nut, yung naputol po mismong sa mainline din ito. Ito yung pinagdugtungan. Papansin po natin, buo pa. So yan. Ito yung FG nut. So matibay din talaga siya. Oh. And then dito siya naputol. Sa leader line, okay, walang problema sa leader line. Yung sa mainline niya lang. So ang naputol sa mainline mismo ito. Sobrang bigat, bumigay po siya yung 15 lb. So sa dugtungan, hindi po na puto. Ayan. So next po natin ngayon mga master ay yung mahin nut. So M nut na po tayo. Ito sa M nut. Ayan. So M nut. So nakasetup na rin po. Ayan, nakasetup na yung lalagyan natin ng tubig. And then adjust na natin yung timbangan. Okay. Check natin kung bumibigat. Ayan, bumibigat. Nagiging okay pag dinataganan. So, check na natin yung camera. Ayan. So, ito na, mahinat. Last natin na, experimental. Diyan siya naputol. Malapit sa pinagdugtungan. So, naputol po siya mga master. So, FG nut tsaka mahin nut naputol malapit sa dugtungan. Pero yung FG nut mismong malayo siya sa mainline po siya naputol. Although ito, naputol din po sa mainline. So, mga master, bali ito po yung ating experimental para sa mga fishing nut na ginagamit po natin. So FG nut, SC nut, saka yung mahin nut. So nakita po natin kung ano yung mga pinagkakaiba. Kumbaga, mapapansin din po natin yung sa timbang kung hanggang saan yung bigat bago naputol yung tali po natin. Okay mga master, tapos na po yung ating testing or experimental na ginawa kanina about po sa mga fishing nut. So, yun nga, yung SC nut, FG nut, tsaka yung mahin nut. Nakita po natin sa video na sa tatlong mga fishing nut na ginawa natin o tinest natin kung sino yung matibay, eh lahat po ay matibay naman dahil ang naputol po mismo yung sa
main line. So doon bumigay. Sa sobrang bigat, doon bumigay na sa main line. So hindi bumigay yung sa pinagdugtungan o yung sa fishing net natin. So wala pong nagdulas, wala pong bumitaw doon sa pinagdugtungan. So lahat po ay talagang naputol sa main line. Yun lang nga, yung dalawa ay malapit mismo sa pinagdugtungan, pero main line pa rin po yung naputol, hindi mismo yung doon sa pinagdugtungan ng ating line, ng leader line tsaka ng main line or braided line. So yun mga master, sa aking review, nakita ko ay yung FG nut po yung talagang umabot ng 6 kilos. Kasi ang SC nut ay umabot siya sa 5.4. And then yung mahin nut ay nasa 2 kilos. Bumigay na po yung main line nun. So sa tingin ko, sa akin po, ang tatlong ginawa po natin na fishing net ay talagang matitibay. Depende na lang po sa ating line kung bibigay. So yun, ang na-prepare ko po na pinag-eksperimentuhan ay para din po ito sa light setup or medium light setup to medium setup. So yun po ang ginawa po natin. So kayo mga master, kung may mga comment po kayo, i-comment nyo lang po sa baba para maano po natin kung ano ba talaga sa tingin ninyo ang pinaka the best na fishing net na ginagamit natin, lalo na po tayo mga anglers. Yun nga, sabi ko, pipiliin natin yung pinaka matibay na hindi bumibitaw mismo doon sa pinagtugtungan. Pangalawa, yung madali lang gawin. Pangatlo, yung smooth po siya pag dumaan po doon sa ring guide natin. Kasi una sa lahat, sa ring guide po ng fishing rod natin po, pwede doon pa lang maputol o bumitaw na po yung dugtungan pag yun lagi po yung nangyayari. So yun mga master, shout out din po tayo ngayon. Shout out po sa lahat ng mga subscribers po natin, sa hindi pa nga pa po pala nakapag-subscribe. Shout out din po sa inyo, sa ating mga kaibigan dyan, shout out po sa inyo. Sa mga dati po nating talagang palaging nakasubaybay, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. And then yun, baka next week mayroon na tayong fishing adventure. So yun mga master, maraming salamat. God bless po.